Sa Cebu City, idaraos po ang Palarong Pambansa 2024. Kaya detalye po tayo riyan sa Ulat on the Spot ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bista. Alan! Yes, Connie, bumisita si Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte sa Cebu City ngayong umaga. Pinangunahan niya ang paglagda ng Memorandum of Agreement para sa gaganaping Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Kasama sa MOA signing si Cebu City Mayor Mike Rama at ang mga opisyal ng Philippine Sports Commission. Sa Cebu, gaganapin ang Palarong Pambansa pero hindi pa ibinigay ang schedule dahil pina-finalize pa umano ang detalye. Pagdating ng Vice Presidente, dumiritso siya sa Cebu City Hall Function Room kung saan isinagawa ang MOA signing. Ayon kay VP Duterte, masaya siya na sa Queen City of the South gagawin ang Palarong Pambansa. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Vice Presidente na sa pamamagitan ng MOA, tutulong ang DepEd para masiguro at matutukan ang kapakanan ng mga batang atleta. Dagdag niya na ang Palarong Pambansa ay importanteng aspeto sa pagpatibay ng grassroots sports program. Dito, binigyan ng oportunidad ang mga kabataan na mahilig sa iba't ibang klase ng sports na maranasan ang real-life experiences sa napili nilang sports. Pagkatapos ng programa, nagkaroon ng photo opportunity sa mga opisyal ng Cebu City. Hindi na dumalo si VP Sara sa isinagawang press con pagkatapos ng MOA signing at hindi rin siya nagpa-unlock ng interview sa media. Ito na ang ikatlong pagkakataon na mag-host ang Cebu City sa Palarong Pambansa. Una noong 1954 at pangalawa noong 1994. At yan ang pinakasariwang balita mula sa Cebu City. Connie. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.